probinsya, hindi tama ang paniniwala sa mga May albinism, yung congenital disorder kung saan nawawala ang pigment sa balat, buhok at mata. Kung ano-ano ang itinatawag sa kanila. Bagamat paulit-ulit itong kinukontra ng medisina. Pero sa bayan ng Bayugan, sa Agusan del Sur, si Jocelyn naghihinala na baka nga raw ang ama ng kanyang tatlong mga anak kakaiba. Kalitra man siya dulo, magkalitra sa ka sa balay, kikap sa. Ang iyang naong sa kumba, namuyan dalit. Sa pitong mga anak ni Jocelyn, putim-puti ang balat at ang buhok malamais. Sila sina DJ, 9 years old, Jenly, 6 years old, at si Jeko, 3 years old. Maglakara ko, minawang, hindi na ginkanto. Nakuan ko, natingagali ko. Ngayon ko nga, unsa man, nganong puti man eh. Ingo naman dahil akong ginikanan nga. Ang mga tao, may ingo ginkanto. Sabihan ko lang na huwag niyong kanyanin ang kapatid ko dahil tao naman sila. Tulad lang natin sila eh. Mahal ko rin sila. Sakit gud kay sa ko, amam. Kitanaw lang mo kay naamoy mata. Ayaw ninyo padungga akong anak nga. Inkanto kay masakita na sila. Pareha na sa inyong nga tao. 14 anyos pa lang daw si Jocelyn nung madalas niyang mapanaginipan ang isang nilalang na kung tawagin nila rito, abyan. Nanguan mang gurmiana, ma'am, ka nakakuan ka ng mga agang, nang manguhaog ka ng alimango sa suba, ito ko niya gipakita. Pag maulaw ko sa iya, ha? Eh, tungod kay gwapo siya. Di ko ganahan sa iyang kuang purma. Inibalik niya, ugis magpagwapo na siya. Kain ako sa maniya sa panaginip lang na, ma'am. Abyan, adunay tulo ka klase. Ang tagayuta o ang nasa tunga-tunga, ang nasa yuta, inkanto. Na ay abyan nga muhatag o kas problema sa tao. Lilit ka ng dautan po. Na ay maayo. 17 anyos nung nag-asawa si Jocelyn. Nasa ikatlong buwan daw siya ng pagdadalan tao noon sa pang-apat niyang anak na si DJ nung muli raw siyang dalawin ng abyan sa kanyang panaginip. Di man siya mukuan, ma'am. Kalitra man siya dulo. Magkalitra sa kasabalay. Magkuan, ma'am. Pagkabisa. Mama. Ang iyang naong sakumbahan ang muyang dalawin. Laking gulat na lang daw ni Jocelyn nung nagsilang siya ng isang puting-puting sanggol si DJ. Unsa man ni akong anak? Puti mani, unsa man ni Amerikano, unsa ba ni? At muli pa raw nagpakita sa kanyang panaginip ang misteryosong lalaki. Kung di man mo kabuhi sa inyong anak, ako na lang kuhaon. Dili na ako kaya, sakit ka sa akong buot. Hila ko, ma'am, ni mata ko, namata na ako siya. Nangyari raw ito ulit nung ipinagbuntis naman niya sina Jenly at Jeko na pareho ring may albinism. Napansin din daw ni Jocelyn na may mga pagkakataong parang may kausap na hindi nakikita ang kanyang mga anak. Si Jenly nakakita na siya sa tulupa siya katuig. Ma, naasi. Ma, si Papa. Waha man. Sakita na ako, Jenly, pero kaisa rapod siya. Yan, hagin sa akong balay. Di pa katuog ko kadali. Kasi ayaw si pasakiti ang bata. Nakamata ko, ma'am. Ito kami naglampo. Kailangilak mi. Mahaglok mami. Binamugamuatin mo, Papa. Pero nasaan ang tunay na ama ng mga bata? Si Ruel magsasaka sa bukid dahil malayo ang kanyang sinasakahan. Minsan lang daw sa isang buwan siya kung umuwi. Lisod yun kayo, ma'am, kay abin mo. Kanan 300 ang adlaw, digit kasi sa mua. Bisag unsa ka aw, bisag lisod may kaayo. Antuso na ako, bisag giminga ko sa mga bata. Antuso na ako, o palayo tungod sa pagpaningkamot na ako para sa ilaha. Nga di sila magutuman. Ako ay bakay na ako, anak ko dito. Niya, may mga duha. 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 Duha
Usahay din na sila ganahan o di ko nila, di ko mamintin sila hanga kuan, sila nga di ko kapuyo sa permintin sila sa balay na mo. Di na sila mo hangup sa ako ah. Anong kuan ba? Oh, muhag ba? Oh. Kinisi kuan, ang mangluod yun yung kuan, kinisi jinli. Bato, bato, pig! Okay, ang amo anak magsumbong sa mo ah. Pa, kinsa di ang amahan na yan amo. Ikanto man daw pa mong kuan. Ingko ako di ay, kinsa may katang sa inyo og kanang piso big ako man. Hindi naniniwala si Ruel sa mga sabi-sabi. Ako ato, makunatingala ato. Kaya tungod kayo sa ako agihikan itong kanang abataanan na, di ko matingala na. Ako sinalalabanan yun, bisag asa na pipengon. Kaya anak mo na ako sila. Ipinagpapasalamat na lang daw ni Ruel na ngayong lockdown, kahit hirap, magkakasama sila. Mana po na akong bata nga, pa, karami ganahan na mo ka na mintin na ka sa balay kay Aron. Bisag wate pagkaon, narakad rin sa amuang kilid. Katukatuwa nga ngayon ni Ruel si DJ. Yun nga lang nito lang Lunes, nataga ang kamay ni DJ habang nagtatabas ng palay. Hindi mo siya gana dito pag-ana niya itong abaka. Hindi niyo po pina-check up sa doktor. Wala kaming pera. Kahit pamasahe, wala. Minabuti ng aming programa na patignan sa doktor ang pamilya. Unang tinignan ang sugat ni DJ. Sakit ko yan, dilina. Dilina. Sa puntong yon, kinumpirma ng doktor kung ano ang kondisyon ng mga bata. Kondisyon na tinatawag na albinism. Ang albinism is isang genetic or congenital na disorder or inborn siya. Ibig sabihin, there is a partial or complete absence of pigment either in hair, in the skin, and in the eyes. Mariin nitong pinabulaanan ang kanilang paniniwala. Ayon sa sensya, yung mga paniniwala sa engkanto ay walang connection sa albinism. Dahil yung albinism is purely genetic or congenital disorder. Minsan, parang defense mechanism na rin yan ng mga magulang. Para lang makaiwas sa mga tanong at paliwanag. Yung mga paniniwalang katutubo hanggat maraming tao, hanggat may gubat, hanggat may dagat, hanggat may bundok. Na tinatawag kong pre-operational stage, it is somehow normal po na minsan ma-visualize ng mga bata yung mga ganong images, lalo na kung ang nagko-contribute pala doon para makita nila is because of the longingness po nila sa kanilang father. Since malawak po ang imagination ng mga bata, there is really a possibility na may makita silang mga bagay na nabubuo sa kanilang mga isipan kahit hindi po ito nag-e-exist. Mabuti pa, tigilan na ang mga walang basihang paniniwala tungkol sa kakaibang mga kondisyon katulad ng albinism. Lalo pat may klaro itong paliwanag na hindi na dapat pagtakhan pa o pagmulan ng kung ano-anong kwento. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.